All right, power salute, powercast.net, Jenel Lausa. How are you doing? Kumusta ka? Ayos lang. Ano pang update sa atin? Kailan next fight? Sabi daw is November or October. Australia or China. So wala pa definite? Wala pa. Pero wait na lang natin para sure talaga. Okay. So, i-update mo nga yung mga fans na kung nakailan labang ka na at saka yung record mo sa UFC at saka total sa MMA. Ako, nakalaban ako ng 2 fights sa UFC. 1 wins, 1 loss. Then, sana meron akong laban yung September. Pero na-cancel kasi yung kalaban ko na injury. So, yung mga pala. Apo. So, mga fans ko na lang is subaybayan nyo na lang yung mga sunod na laban natin. Hindi kayo magsawang magsuporta sa akin. Unless I'm mistaken, ha? You're one of the only 3 UFC Filipino fighters active right now. Is that correct? Do you know? Yeah. Okay. And you're the very first one na naging UFC sa dalawa kay CJ at kay Gab. How does it feel? Sobrang appreciate ko na sobrang masaya ako sa position ko na to at saka nagiging active sa fight ng UFC. At sana hindi lang isa yung panalo natin, sunod-sunod na sana. At lalo na sa magiging teammate ko with Gab and CJ, sana maraming panalo pa yung maparating at saka maabot yung mga pangarap na. Can you tell me what's the role of Vision International Philippines to UFC fighters? Kasi nasa ano sila yun, nasa tarpaulin sila. Ano bang tulong na binibigay nila? Ano ang role nila sa inyo? Sa akin, malaking tulong yung Vision Group. Sa akin kasi simula nung umalis ako ng Team Insider na dati kong gym, sila yung tumulong sa akin lahat-lahat. Sila yung nabigay ng bahay, allowance ko, kaya sila parang personal ng buhay ko. At saka nagpapasalamat ako sa kanila. Lalo-lalo na kay Sir Joseph and Sir Ast. Sir Joseph, eh? Yeah. Jenel, you've been a champion, right? PXC. Yeah. What is the difference between fighting in the PXC or other MMA promotion in the Philippines in the UFC? What have you learned? Anong kakaiba? Sa akin, masabi ko about PXC and UFC, sobrang high level yung mga fighters doon kasi ang sabi ko nga, sarili ko, champion na ako sa PXC. So, champion is parang nare-respeto. Pero pagdating ng UFC, parang nalulula ka sa ginagawa ng mga fighters sa UFC. So, kailangan ko magdagdag, mag-push na kailangan ko parating at saka ma-level yung mga UFC fighters. Ano yung specific skill? Kasi you're already good as a fighter. Now, when you go to the UFC, siyempre, medyo high level. Ano yung sa tingin mo as a Filipino fighter or sa mga Filipino fighters na kilala mo na kailangan nilang i-improve para maging level sila ng UFC fighter na kagaya mo? Ano yung mga skill na yun na dapat na i-focus? Sa akin, masabi ko sa kanila, sa mga Filipino fighters na nangarap na maging UFC fighters. Ay sa akin, as a boxer ako, lahat, wrestling, lahat pinag-aralan ko, minimix ko para marating ko yung ganitong position. So, ano, lahat dapat pag-aralan, lahat ng art? Oo. Okay. On your two fights, sa tingin mo, ano yung dapat na nai-improve mo na dapat improve na siya ngayon for your next fight? Kasi one win and one loss. Yung last one, yung talo, di ba?
sa tingin mo, ba't ka na talaga yun at ano yung improve mo doon? Kailangan ko yung ano ko, yung wrestling at saka jiu-jitsu. Kasi sa boxing, wala nang problema. Boxing, Muay Thai, okay na rin ako. Kaya kailangan ko padagdagan, aralin yung boxing, jiu-jitsu and wrestling. Kung sakaling manalo ka sa susunod na laban mo, wala pa tayong schedule. Ano, sino ba yung gusto kong ikaw pa ipinig? Sino yung kailangan may pangalan na sa UFC na gusto mo talaga makalaban sa UFC? Ang dream ko na makakalaban is the champion, Demetrius. Demetrius? Yeah. Okay. Pero sa ngayon, at this stage, kumari lang ha, pag maglaban kayo Demetrius ngayon, sa tingin mo, kaya mo na siya talunin? Namin ko hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. Okay. Kailangan ko pa mag... Mga ilan laban ba? Siguro mga dalawa-tatlo. Dalawa-tatlo. How young are you today? Ako, 29 na ako. 29. Now, in the fight industry, in the sports industry, ang sinasabi nila, usually 30 is the peak. Now, do you feel na you're a little bit running out of time for you to really get the best out of your body na kasi 30 ka na, tapos nagsimula ka lang sa UFC? Or how do you feel? Hindi naman. Hindi. Sa akin, hindi. Kasi, ako na fighter, hardworking naman kasi ako eh. So, parang wala naman akong nararamdaman. Na, yan ang sinasabi nila, pagdating mo ng 30, parang palaos ka na. Hindi naman palaos, parang yung katawa mo, parang hindi na makikoperate. Pero sa akin, hindi. Parang, pagdating sa training ko, halimbawa, mag-stop ako ng training. Kahit mga 2 days o 3 days, hinahanap ng katawan ko na kailangan ko magpapapawis, kailangan ko yung training ko na hard. Pag wala kang fight, anong ginagawa mo? Magti-training pa rin ako. Magti-training pa rin. And then, not about your MMA na, just for other sports time. Yeah. Do you follow other sports aside from boxing, definitely? Do you follow other sports? Oh, meron na. Inaano ko sa... meron din, nagbabasketball ako. Pero ano yung pinaka-hobby mo pag hindi ka nagtitraining? Sa bata ko. Sa bata? Yan lang. Sa anak ko. Siyempre parang yung time ko na nawawala, kailangan ko ibabalik. Para maano ko rin sa kanila yung time na kailangan nila. Nung bata ka ba, naisip mo na ganito yung magiging career mo o buhay mo as a fighter? Or did you ever wanted to be something else or professional, or doctor, piloto, o fighter talaga? Pangarap ko dati maging engineer ko. Eh. Engineer? Yeah. Kaso, siyempre, buhay probinsya, wala eh. Walang kulang financial. Kaya lahat, parang lahat gagawin mo. Pero simula nung naisipan ko na hindi ko kaya, wala kaming panggastos. Naisipan ko na mag-change ng pangarap. Kaya nangarap ako ng boxing. Sa boxing, pag sa province naman, wala kang promoter, wala. So, nag-change na naman ako ng MMA, kaya eto, parang okay naman yung MMA. Malaki ba sa tingin mo natulong sa'yo ng MMA? Yeah, malaki. Sobra. Okay, and question ah. Ano ba yung pagkakabili ng MMA sa boxing? Kasi ngayon nakatapik siya. Ano ba yung pagkakaiba sa'yo? Kasi pareho kang MMA fighter at boxer. Ang sa boxing kasi is kamay lang, suntokan lang, at saka lahat parang tinatamaan ulo eh. So nakaka-ano yung boxing. Pero sa MMA naman, lahat eh. Pwede kayo take down pag pagod ka na. Ayun ang mas mahirap? Mas mahirap yung boxing. Talaga? Talaga. Sino ba pinili mo nung una, bago pa nalaman natin na si Mayweather o si Mayweather? Mayweather ako. Okay. Sige na nga, sir. Thank you very much. Thank you so much. Congrats and good luck on your next fight. Okay, maraming salamat. Thank you. Abangan niyo po yung